Steve, kailan ba yun? Yung about yung parang may pakiutos, mga ganun. Kumaya na lang. Nag-attend ba? We are now live here at Planet Inclusion. Wow. Welcome, everybody. Ayan, o ako, Bernadette, o ikaw ngayon, Bernadette, ang naka, ano, online. Taring. Taring is Bernadette Caberte of Mo. I-off ko muna yung ano nito. Ay, ang galing, ang ganda. Ayan. Welcome, Bernadette, from Bohol. Wow, shout out. Shout out to all Boholanos for today. Nandito po ang ating lady of accessible tourism is Bernadette Cabert. Hopefully. And nandito rin po ang ating mga board of trustees ng AMK at AP2. Uy, magbukas kayo ng ano nyo, ng camera nyo. Oh, naka-type kayo. Welcome po at gusto namin kayong i-invite sa ating Fernando. Fernando, Yalboy, paki-on ang cam. Para sa ating grand opening ng Planet Inclusion channel ng ang at person with disability. At paan po natin ito? Subscribe na kayo. Subscribe to our channel. Yeah. Para kayo ay manatlon ang round trip to Bohol. Pero kung ano ninyo na mag-turista sa sariling bayan, ito nyo ang Bohol. At kung nakikita nyo ang kumang accommodation with broadcast service, ito po kayo sa Marcellus. Mura, o yan na libre ano kada Bernadette ha. Yes. Ngayon na kasi wala na pwede na dito pero kung wala ng COVID ma'am. Oo, pag wala ng COVID, syempre hindi natanggapin pag walang ano, pag walang swab. Yes, mayroon ng promo ngayon ay ang Air Asia. Mayroon na silang tara na sa Bohol. Mayroon silang programa Air Asia. Nag-launch sila bago lang tara na sa Bohol. May package. Ma'am Bernadette, may question ako. Yes. Ma'am Bernadette. Yes, sir. May question ako. Totoo ba na sa inyo ay maraming JJ? Anong KJ, sir? Jama-jama. JJ. Jama-jama ba? Pwede joke lang din, to, ma. Joke. Pwede din joke-joke. Oh, pwede din joke-joke din, no? Kung sa'y sinultihan mo diha? Kung sa'y sinultihan ninyo? Yes. Sa amin yung jama-jama. Lagi. Oo, sa inyo yung jama-jama. Joke lang to, mama. Sabi ko eh. Mag-invite pa kayo ng ating mga friends sa Bohol. Yes. Pag ano yung... Bernadette, patiin mo sila ng ano yung sa dialect ninyo. Ano? Sige. Dali na ka mo, mga...
Kabuholan, no? Mga tsuking sa Bisaya, sa Cebu, sa Mindanao, nga makamaong Mutoria o Binisaya. Aron, ari na ta diri, magsige na tag Binisaya sa atong plataforma. Galing, oo. Dili na ta maulaw, kay kita-kita man lang. Pwede rata may istorya. Dili na tayo mabaligya sa taga Manila. Lagi yun. Lagi yun. Lagi yun. Pag ano ma'am, bukas ma'am, pag makausap muna si Jewel ma'am. Oo. Sa mag ano na kayo, mayroon talaga siyang programa every Sunday sa radio. Okay. Oo. Pinaano na niya last Sunday. Nagsinabi na niya na ano, mangandi kayo. Ano ko na, i-broadcast ko na. Kasi sabi ni Joel, Anpangan, abangan yon. Sa Sunday, mayroon tayong special na bisita. Oo. Pag may korong na tayo, sabihin nyo. Nasaan na si Ka Aaron? Ano ba pala? Miss Glo, pilier ka muna. Oh. Oh, paano? Ayan na, naka-invite na tayo sa Facebook, ha? Ayan. Lapa tayong quorum, eh. Oo nga, eh. Anyway. No, live na tayo, ma'am. Live tayo, ma'am. Naka-live tayo sa YouTube. Yung unboxing natin, ma'am, naka-live din? Hindi. Alam mo na ako. Parang bigla kang kinabahan, ma'am Bernadette. Okay, ba't ba kayo? Ba't ba kayo kinakabahan sa unboxing na yan? Ano ba? Napapuzzle kayo? What is unboxing? Oh, kaya nga, tinanong ko. Exciting yan. Okay, exciting, habang tayo ay naghihintay sa ating mga iibidahin muna kasi natin sila para tayo ay makakuha ng araming. Uy, may dalawa nang nanonood, bilang nawala. Sabi niya, hindi na wala naman din na pinag-uusapan. Oo. Yeah, mga kapatid. Ah, sige, ako na unang babate. Ako na unang babate. Magbangka. Ah, sige. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at mga viewers natin sa ibang bansa, different countries, different regions. Welcome sa Angat PWD United and Angat May Kapansanan. So, we are inviting everyone to watch, to subscribe, and to follow our YouTube channel. So, The Planet Inclusion. So, maraming salamat po na sama-sama po tayo. Looking forward for June 1 sa ating grand launching. So, kita-kita po tayo. We will expect everyone, every region, every cities. So, Ma'am Bernadette, work first tayo sa Bohol. No? Yes. So, oo. Muli, invite natin sila na ito ay ang ating mapapanood dito sa ating YouTube channel is to give encouragement, to inspire the persons with disabilities in different areas na
ito ay malalaman nila ano ba yung angat PWD United. Ano ba yung angat na ikapansanan? So, abangan nila kung ano ba yun, di ba? Yes. Ano masa? Yes. Si ano, si Sir Ferdinand Santos, ano naman na masasabi mo kasi ikaw umiikot ka sa buong Pilipinas for your wheelchair. So, ano naman po ang... Galing naman. Ano masasabi? Yes! Ayan! Okay! Si Fernando Santos ng Prosthetics and Braces Philippines. Yes. Wow! Oh, magandang hapon. Maayong hapon sa tanan. Ako si Fernando Santos. Siyempre, laging ang inyong abang lingkod. So, bali yon, introduce ko rin yung aking profesyon. Ako ay nagtapos bilang isang prosthetist and orthotist. Long time ago, nag-aral ako sa Japan. At pinag-aral din ako sa France for 1 year. At nagkaroon din ako ng mga other training dito sa ating mga hospitals. At sa ngayon ay meron akong isang maliit na company na kung saan ay nagro-roving dito sa Luzon. Pero aside from Luzon, bali nag-conduct ako ng training at kaya ako nakarating sa Mindanao. Nakarating ako sa Mindanao, nakapag-turo ako especially in Davao City, sa Cebu, sa Cagayan, at sa Visayas. So sa ngayon ay yung company ko is almost 30 years na. At marami na kaming napalakad, marami. Although hindi ako nakakalakad, pero marami na akong napalakad. So yun, ngayon, nag-home service kami at sa awa ng Diyos, kahit pa paano, meron tayong mga natutulungan, mga PWD na nangangailangan. In need talaga ang mobility devices sa ating mga... sa ating mga kapatid. Diba? Oo. Yan. So, ang sangkot ng mga gawa ng Prosthesis and Braces Center. Wow, galing. Diba? Yan. Kung brief lang din, sir. Meron pwede din kung brace kasi lang. Kasi tapo ko sa satisfied customer ng PVF. Totoo pong napakaganda po ng ano ginagawang prosthesis ni Sir Nandin. Uh-uh. And thankful po ako kasi nakakagalaw ako ng maayos. Yes. At pag kayo ay nagkonsulta sa PTC ni Fernando Santos, courtesy of Angat, ay tutulungan po niya kayo na makakuhaan ang sponsor. Yes. Kayo ay hindi nyo, kung hindi niyo afford ang magkaroon ng braces or prosthetics, tutulungan po niya kayo. Kaya huwag po kayo mag-atuminig lumapit. Ako po, wala po akong binayaran kahit 5 gen. Puro sponsored po. Yeah. Yeah. And to add on Ma'am Carmen, naka-avail din po ako na, I'm so blessed din po na naka-avail din po ako ng braces po, long leg brace po. At sponsored din po to. Hindi ko ma-imagine na sabi ko parang imposible na magkaroon ako ng ganitong kamahal. Pero I really thank God na itong office ni Sir Fernando sa Fernando Santos ay makaka ito pala yung way, ito yung avenue para po yung mga nawawala ng pag-asa, na makalakad, na magkaroon ng nawawala ng mga confidence sa sarili, ito na po yung kasagutan.
para po tayo ay mabigyan ng panibagong pag-asa, makapaghanap buhay ng maayos. Kung mga kung naka kayo po ay nakapasok sa mga sports, marami pong mga na-avail dito sa office niya na pwede kayong bumalik after po na maka-avail kayo ng prosthesis ninyo. So marami po tayong agencies na nakikinig na sponsor po itong mga ganitong klase ng assist ng mga gadget sa ating sa ating mga persons with disabilities. May pag-asa sa angat. May pag-asa sa angat, yes. I just want to take the opportunity. Sir Fernando Bernardo, kumustahin ko lang yung aking request sa iyo na quotation for my client sa Antipolo City about artificial legs. Nag-promote. Yes? Ma'am, bali naka-ready na yung price quotation. Uh-huh. Yung first price quotation niya is addressed to Region 4A. Yeah. And okay. Then after that, magka-counterpart ang ating Office of the President at yun naman ay same requirements lang. Yes po. And then after nung ma-receive niya yung kanyang GL dito sa Region 4A, less, hindi natin masasabi kung how much. Yun po ay ididiretso na sa Office of the President. Yes. Once na yun po ay naipasok na niya, and then yung pasyente po ay pwede na niyang kunin yung kanyang prosthesis. Wow, ang galing, di ba? While on the process, yung ating mga papers going to the different government agencies, ongoing na rin po yung paggawa ng ano, yung paggawa ng prosthesis ng isang client. So, napaka ano, 'di ba? Walang nasasayang na panahon. Mm-hmm. Dahil ang oras ay mahalaga. So, ito po yung ginagawa ng office ni Sir Fernando Santos sa kanyang prosthesis and Brace Center. So, kaya po we are announcing this opportunity para sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na nangangailangan. Alam po natin. At meron po akong tatlong client waiting po sila kasi maybe until June, first week of June po, dalawa po isang pastor po na naputulan. So, dalawa po yung ilalapit ko sa inyong client for this June. So, okay. Yo, wait po tayo. At meron pala ako pang good news, ma'am. Oh, sige. Meron pala tayong good news dito sa ano sa Montalban, meron tayong i-award na 16 prosthesis. Wow. Below ni wow. So ready na sila, ang inaantay na lang namin is yung schedule ni Mayor. Wow. Okay. Good. So, kaya po, galing. Ay nangangailangan. Ito, tawag na po kayo sa 656-7024 at pwede rin kayong mag-email sa PBF Prosthesis and Brace Center 802@gmail.com. Thank you. Hello, Carmel. Carmel, hello. Ayan. I think Carmel is not yet ready. Hello. Ayun, so, ready na si Carmel. Magandang araw po sa inyo lahat. Nahirapan ako pumasok. Ah, talaga. Oo, kasi wala akong baon. Ay, wala akong baon. walang swab test. Walang swab test. Kaya hindi makapasok. Ayoko pumasok, walang baon. Ah, okay. Okay. Wala pa tayong quorum. Wala pa yung iba. Anyway, tayo ay naka-live ngayon, Carmel, sa YouTube. Yeah. Naka-live tayo sa YouTube. At habang hinihintay natin ang ating mga kasamahan, iniimbitahan natin ang ating mga kapatid na i-like ang ating channel, ang main channel, Planet Inclusion. Habang hinihintay namin ang aming mga kasamahan dahil kami ay magmi-meeting pero hindi po live ang meeting namin.
Pati meeting live ba? Ikaw talaga chairperson, oo. Oo, ang meeting natin ay sa atin lamang. Yes. Dahil lang mga, ang ating lamang ilalive ay yung may concern sa ating mga members and potential members. Para malaman nila kung ano ang ginagawa natin. At syempre, at this Saturday afternoon, dapat tayo ay namamahinga. Pero, nandito tayo at iniaalay ang ating mga oras para sa pagpaplano ng ikakabuti ng ating angat, Person with Disabilities United, at ng angat may kapansanan. Yes, Madam Chair. Madam Chair. Sige ka, Rizal. Ikaw na nga. It's your turn. Okay. Ang iyong pong lingkod, no, bilang advocate, ngayon po, Madam Chair, gusto pong ibalita na meron pong nanawagan ng mga PWD groups, no, sa Barangay San Agustin ng Novaliches. Yung pong binuo natin grupo, siyempre po, nandiyan po rin po yung mga ibang angat officers. Alam po ninyo, maganda naman yung response ng mga kaibigan natin na nanawagan din tayo ng konting tulong para sa kanila. Magandang balita rito, Madam Chair, siyempre po, sa tulong ng angat, no? Siyempre, angat PWD United, dadala natin dito. Iniipon na po namin, no? Mayroon na po tayong mga beneficiaryo, may pangalan na sila, may picture na sila, kung ano yung kanilang disability. Siguro po, anytime this month, may bibigay na po natin, no? Sa tulong din ng mga ibang angat, no? Mga officers natin, may bibigay natin ng tulong. Ang iniingi po talaga nila, Madam Chair, is mga lumang dyaryo sana, saka mga lumang libro, at yun po yung kanilang pinagkakitaan. Pero siyempre po, sabi ko sa ibang kaibigan natin, kung meron naman tayo naiyaambag, no? In kind or in cash, mas maganda po natin na ibigay sa mga kaangat natin. So yun po yung gusto ko ibalita bilang advocate. About sa Rotary naman po, gusto kong ibalita, di po ba mga advocate na rin, yung mga kasama kong ibang Rotarian. Sinasama na po namin ngayon, no, Madam Chair, in partnership yun nga, no, with the Rotary Club of Downtown Manila, saka ng Angat PWD United. Kasama po dun sa nilalatan namin ngayon sa Rotary for the incoming year, no, effective July 1. Kasi nga po, mga advocate na rin po yung mga kasama namin sa club. Siguro ibabalita ko sa inyo kung ano po yung mga gagawin programa para sa mga kaangat natin. Kasi po, gusto ko ibalita tulad po nung nakaraang taon, tumulong po tayo pang livelihood, no? In kind saka in cash, worth 3,000 po yun per head. At meron din po 2,000. Maganda naman po ang nangyayari kasi nga po may monitoring tayong ginagawa, meron tayong group chat yung mga lahat ng mga beneficiaryo. At dumaan din po sila, Madam Chair, alam niyo po yun, no? Dumaan po sila sa proseso, no? Partner natin ng LCDPFI, nagkaroon po ng 6 na oras na training about livelihood. Kaya nakakatuwa, Madam Chair, sa pamamagitan, no, ng angat, no, yung mga kasama ating membro, na tumutulong tayo sa abot ng makakaya ng mga opisyalis at miyembro ng angat PWD United. So, yun lang po, Madam Chair. Yun lang po. Maraming salamat. Madam Chair. Okay, Madam Chair. Salamat. Madam Chair. Maraming salamat. At, yes. Madam Chair. Madam Chair. Sige, Carmel. Ay. Ayawa, share ko. At tama-tama, mananawagan na rin ako. Kanina lang, may tawag sa akin yung isang classmate ko sa ATRIB noon sa digital literacy, si Ivan Cervantes, ano, at naitawag ko na rin ito kay President Errol Barba regarding dun sa mother niya, kailangan madala na sa hospital for blood transfusion. So sabi ko nga dun sa kay Ivan, yung aking classmate, ipasok mo na sa hospital kung saan meron diyan, at huwag ka nang mag-alala sa ano, sa gastos. Unahin mo yung makumpine, di ba, tama yon, makumpine muna, maibigyan muna ng lunas. At yun nga, sinabi ko kay President Errol at maganda naman, positive yung ni President Errol, positive yung kanyang response na kung makukumpine pa, parang advance billing para
mabigyan na ng certificate na babayaran ng mula sa akin, Chair. Ayan. Ayan, Madam Chair. At tapos nakikipag-coordinate tayo sa ngayon sa Rotary Club of San Mateo Midtown. At gusto natin na maging partner sila. Positive naman yung kanilang response na ongoing yung orientation ng mga barangay president natin sa bayan ng San Mateo regarding doon sa partnership, no? Magandang mga kausap yung mga Rotarians. Sabi ko nga doon sa mga barangay presidents ay dito pag-partner na natin sila ay siguro kung may mga programa ang Rotarians na po pwedeng ma-avail nung ang sabi ko sa kanila, partnership at hindi yung laging tayo para bang bibigyan. Sabi ko, kabalikat na natin ang lahat ng sektor ngayon o anumang mga organization para maalis na yung parang tingin sa atin na lagi na lang parang hihingi ng tulong. Kaya yun ang ina-advocate ko dito ngayon sa bayan ng San Mateo. Madam Chair, thank you. Okay, thank you, Carmel. At yan po ang ating mga ginagawa ng ating mga kaangat. Dahil ang kaangat, mga kamihan po sa ating mga kaangat ay talagang mga tauhan ng public service. Kaya parami tayong ginagawa na ganyan. At kami naman po sa ibang bahagi ay inaplano natin ngayon kung ano natin higit na mapapaunlad itong ating mga kamyembro, lalong-lalo na yung mga leaders. Kaya siguro pwedeng magbigay si Archie ng update tungkol sa ating community leadership building and development. Hello po, magandang hapon po sa mga kaangat natin, no? So, yung ating pong programa sa community leadership building na simulan na po natin, binigyan na po natin yung mga ikanga. Sa technical terms, tinignan po natin yung ating problem analysis at nakapag-create na po tayo ng mga kasagutan. Napaka-importante po yun, no? Pang long term po natin sa angat, no? Lalo na po sa ating mga membro. Tapos another update po doon is parte po din po sa education natin. Maglo-launch muna po kami ng computer literacy training through yung partnership natin sa Hansen Inclusion for Dry Run. Yun po ay libre, no? For PWD, wala pong bayad yun, no? Balak din po natin gawin yun sa mga kaangat na ang requirements nga lang po dapat may computer, no? So yun po ay makakatulong sa ating lahat para matuto tayo ng basic computer operation plus yung Microsoft Office, no? Para po yan po ay sa ngayon ay binibigyan po natin libre, no? Wala pong bayad yan. Sana po ay makadalo po ang lahat, no? So pag member po kayo nakangat, yan po yung mga part ng education training natin, part din po ng community building po yan, no? Yung mga technical skills that we will be learning. So yan po yung mga bagay. Ako po ay talagang excited po doon sa ating pong community leadership building, no? Magkakaroon na po tayo ng sisimulan na natin ang institute natin diyan, no? At in partnership with the LGU and other stakeholders, no? Lalo po dito sa mga kamembro nating angat. Marami po ditong liderato, pwede pong maging mentor nyo. May tinutulungan na po tayong mga asosasyon sa amin po, no, sa dito po sa NCR where sinusubukan po namin tulungan mabuo ang Paranaque. Tapos alam ko po may mga ginagawa po tayo sa Samar at sa Batangas, no? So part po ng community leadership building yan, no. And nagagalak ako na marami pong mga talino at experience ng mga kaangat natin ay hindi lang po maano sa ibang isang lugar, no? Ito ay mapapalaganap natin sa ating mga kasamahan, no, sa buong bansa, no? Parang Itbulaga, no? Hindi lang ang plugging, no, parang from Hulo to Apari tayo talaga, no? Talagang pwede nating i-reach lalo na ngayon na pandemic, may online na tayo. So yun pa, no?
Alam ko naman po sa mga kaangat, ginagawa nyo na yung mga pagme-mentor po ng mga iba-iba pong mga leaders no sa community. Lalo si shoutout ako diyan kay Tita Rita no. Yan po yung ating mga pioneer no na talagang ang puso ay nasa komunidad. Okay? Tsaka shoutout sa aking mentor kay ano kay mentor ko pong si President Errol Baba. Yun lang po, ma'am. Okay, thank you. At ngayon Ella, bilang bahagi ng ating community leadership building ay pinapatupad ngayon ang Wow Leap no, ang disability inclusive business development na kasama na rin po diyan yung ating community leadership building. And we are piloting this in 20 communities. Kasama natin diyan si Director Chiki at si Director Nelia. At nagsimula na kami kahapon ng ating project orientation sa 20 barangay teams. Ayan, sila ang ating i-build up bilang mga example ng ating CLT. At kung ano man po ang kalabasan nito, ay ito ang magiging... ito ang magiging isa sa ating bibigyan ang pansin, yung example natin kung best practice at i-monitor natin yan para maging example ng ating community leadership building. So, yun po. At syempre, welcome sa ating mga bagong nag-in, no? Si Ka Eliseo, si Mama Rita, si Miss Nelia na nandito na rin, at sino ba yung huli pumasok? Yes po, ma'am. Ngayon ko lang labas. I'm sorry. Board member Ero, si Director, si President Ero ay nandito na rin. So, I think meron na tayong pwede na tayong mag-quorum, kaya mapaalam muna tayo, pero kailangan ay atin muna ang ipaalala na tayo ay nandito sa link ang ating Planet Inclusion Cyber TV. Yan po. At don't forget, huwag po niyong kalimutan na ilike ang ating channel para po dumami na tayo. Oo. Yan po ang ating channel. Watch po kayo and subscribe kayo sa aming YouTube. Thank you very much. Magpapaalam na po muna kami dahil may quorum na kami. Magsisimula na po ang aming meeting. Hello. Goodbye po. See you again. Bye, maraming salamat po. Anytime. Bye. Bye na po muna, mga kapatid. Bye. Stop or... Yun. Stop.